Magkano? Maging lalaki ka na. Ay, hindi ko kaya! Sigil mo na! Wala ba tao? Uy, hindi ko kailangan yun. Ay, buti pa si, ano, si Leia, di ba? Bumigay na. Bumigay na siya, finally. Grabe, finally. After all this time, all we've been waiting for. Oo, nag-ultimatum na kasi si Clark, di ba? Mm. Sabi niya, ano sabi niya? Na parang aalis na siya. Ito, if you say no. Nahirapan na kasi talaga si Clark eh. Oo, ganyan talaga mga babae kapag pakipot ng pakipot, aalis na yung lalaki. Naintindihan ko si Leia kasi ang dami niyang pinagdaanan. Ayaw niya mangyari sa kanya yung nangyari sa parents niya. Kaya, tsaka sa kapatid niya. Yeah, naninigurado lang talaga si Leia. That's why. Kaya she really wants a man who will be committed to her completely. Kailangan mahigpit yung kapit. Oo. Kuwari parang fish yung ganyan. Kailangan, matigas. Oh, sure na sa kanya lang si Clark. Pero ito nga sinabi ni Clark to Leia, kung nahihirapan ka, sabay mo akong nahihirapan. No, it sounds really nice sa partnership. Talagang kapag ako nahihirapan, dapat pareho tayo, di ba? Caring each other. Sabi nga ng High School Musical, on the wings of love. Oh, we're all in this together. Mm-hmm. Oo, that's what I like din. Parang hindi naman sinabi nga na madali lang relationship. Yeah. It'll take time, it'll take so much effort. Pero sumugal ka nga talaga. Ilang episodes din yun, no? Oh, mga 45 plus episodes na. If you think about it, mag-asawa na sila, kahit stake lang yun. Mm. So, pero parang nagliligawan pa rin sila na stage. So ngayon, official na ata, diba? Ngayon, official na. Yung sikreto lang po pala mga katropay, gumawa po kayo ng lampara na may mga pictures ang iyong partner. Yeah. Yun lang pala ang sikreto para mag-commit na pala. Sealed with a kiss na yung kanilang relationship. Yes. We're so happy. And also, you can see they're very supportive of each other. Nakita nga naman natin, diba? Kapatid ni Clark, sinuportahan din ni Leia para maging part sa isang play. So, naging lead din siya. Oh, tsaka nakita pa natin sa teaser, baka manghaharana pa. Exciting, diba? Yes. Pero mga katropay, grabe, nakaka-excite ka talaga. Pero samahan niyo ulit kami sa tsikahan at pakikimarites tungkol sa On the Wings of Love bukas, right after yan ng Otwell Rewatch dito lang sa Kai Channel. Yeah. Have I choosy mga katropay! At sa lahat ng ating pamilyang puyat all over the online world and the universe, welcome sa inyong favorite interactive tambahin gabi-gabi, ang Hi Night Love! Got her, purple lipstick. And you got me, your pambansang board ng Barbie X, Mr. Good Vibes, Era Maniego, what's up? Woo! Charot! Pero bago ang lahat, maraming salamat sa ating musical guest performing tonight na si Nisha Bedania para sa opening parod natin earlier. Ang cute ng outfit niya, parang Christmas na Christmas na talaga. Pero speaking of Christmas, 33 days na lang mga katropay at Pasko na! Si Quattroar. Uy, may mga regalo na ba kayo, mga katropay? Pero ito, bago tayo mag-celebrate ng Christmas, i-celebrate muna natin ang tagumpay. Dahil bukas ay monthsary episode na ulit natin. 6 months na tayo magkakasama, mga katropay, at pamilyang puyat. Kaya maraming salamat sa hindi nyo pagbitaw sa amin. Oh, 6 months, that's half a year. Yes. Can you believe? No, longer than all of my relationships. Pero speaking of relationships, to celebrate with us, nagbabalik ang ex-BBB housemate at hunk model / actor na si Argel Psycho! Hi, babe! Ay, tama na! Naka-two weeks ka na ng saya! Hindi, okay lang. Kailangan mo parating masaya. Love natin si Argel kasi siya yung unang nabigay ng monay sa atin. Yeah! Ay, hindi ka! No! I recall correctly, hindi siya. Si Ellison yun. Hindi siya nagbigay ng unang monay. Kaya mga katropay, alam na ninyo ang gagawin natin. Ay, wait! Hindi pala! Hindi siya! Sorry! Kasi dun sa first episode na nandun siya, after that, sumama siya sa vlog ko na nag-hunting kami. Nagpakita at nagpakita siya ng Mona. Kaya Argel, alam mo na kung anong gagawin mo. Ipakita mo na ang Mona mo. Di ba nga may event ka kanina? Yeah, kinakabahan ako dito talaga. Hindi, mabilis lang. Mga Monay na ito eh. Pa-sneak peek lang po para sa ating mga pamilya po na. Cue music! Show us what you got, Mr. Argel. I'm ready! Basta ko dito pala. Chiseled. Wait lang. Okay, kaya. I'm overwhelmed. Welcome back to the show. Welcome back to me. Welcome back to me. Oh, yes. And I am welcome to you.
Grabe, patikim pa lang yan. Yes. Oh, but how are you? You know, okay, it's been a week, tama ba? Yeah, oh, it's been more than a week. More than a week na ba? Kamusta? Masaya ako na nandito ako ngayon at kinakabahan ako kasi baka kung sana naman tayo mapunta mamaya. Pero masaya ako na nandito. Uy, pero syempre, you need to be ready for what's to come. Oh, naman. At dahil dyan, may hinanda pong programa. Tsara! Yes. Oh, pero yeah, say hi to everyone that's tuned in, Argel. Go ahead. Hello, mga kapamilyang puyat at sa mga katropay natin dyan. Ayan, sabay-sabay tayong magpuyat ngayon dahil marami po tayong pag-uusapan tonight. Oh, wow. Alam mo, napaka-busy kang tao. Nakikita ko yung mga activities mo. Nagbubuhat ka ng kung ano-ano. Totoo. Ang dami mo mga ano sports. Ano yung mga binubuhat niya? Hindi tao. Kamagalala. Ah, okay. Ano ko basta? Okay naman. Tsaka ngayon, syempre, tinatry maging healthy, exercise, kumain ng maayos para naman pag nag-guest sa Pai, may papakita natin. Yes. May napakita naman siya, yes, sa atin. Ano yung diet mo? Naka-calorie deficit lang ako. Calorie what is that? Okay, you eat less than what you burn. Oh, alright. Okay, we gotta learn that from Argel, ako seriously. Ako kung siya calorie deficit, ako naman high-protein diet. Natatakot ako sa protein na yan, ha? Okay, sige. But you know what, wait. May makakasama pa tayo tonight para jumoin sa ating chikahan at sound trip. Oh my gosh, parang vlog ko lang to, no? Yes! Let's all welcome Sinong Manok Mo, Stan Shador, and our very own Thai Night Out field correspondent. We have Ina Eva! Yes! Magandang gabi, mga pamilyang po na. Hi! Yes. Wait, maybe yung papawis ko. Para meron kaming problema ngayon na Aaron sa'yo. Uy, pero hindi natin mag-aaway. Pwede naman salit-salitan. Bakit? Marami na tayong pinag-sharean. Alam mo? May connecting the dots ba to? Hindi, connecting moments lang po talaga. Parang vlog mo pala to, no? Kasi kami-kami rin po yung nag-vlog na nag-ghost hunting. As in, ito talaga yung grupo na yes. To. Yes! Gulat. At saka nandun din po, ay wala po dito yung writer natin. Nakasama rin ay, si Audrey. Oh, oh, yes. But anong feeling mo na you're part of the show tonight? Kasi P&O ka, di ba? Pai Night Out. And now you're here live with us. Ang galing. So it's Pai Night In. Nakamasok lang ako. Excited ako kasi syempre kasama ko na kayo finally. First time ko na makapag-guest sa Pai Night Long. Diba? Talaga, after 6 months, no, binigay din nila talaga. At syempre kasama natin alagad ng sining si Argel. So, yes. Wala akong masabi. Nag-meet lang kayo sa vlog ko, diba? Mm. Tapos close na kayo. Eh tayo, iba. Tayo. Alam mo naman mga pag mga Pai Jacks, diba, close sa lahat. Oo. Tsaka kapag may pinagdaanan, aka haunted house, syempre magiging mas close pa lalo, diba? Ewan ko na lang sa mga trip mo, Ari, diba? Vlog ko, magkakasama po kami dyan. Karen Bordador sa YouTube. Yun. Pero Ina, anong inaabangan mo sa show na to tonight? Kasi ito, si Ina, dun talaga siya sa chatbox, nanunood. So, okay. Anong in-expect mo today? Ako, ang in-expect ko ngayon, mas marami pang kanta kay Nisha. Kasi isa yung sa mga bias ko sa idol. Tapos, ano ba, makapag ano na rin, makapagbigay ng advice sa BKK. Tsaka mga advice mo, makakumano. Yes, it's exciting. Pero ito, Argel, coming from your guesting a few weeks ago, ano ang pinaka-nilook forward mo na segment naman dito? Ngayon na na-experience mo na ang buong Pai Night Long? Yun din, ang mga pagbigay ng advice sa ibang tao, lalo na sa mga caller natin na gustong pag ikaw wala ka nabigay na kausap. Pag wala ka nabigay na advice mamaya, Aaron ha. At least natin din ako mag-share sa kanila. Ayan. May mga pinagdaanan naman tayo lahat, kaya may i-share tayo. Pero you know what, dahil excited na tayong lahat, let's not keep our katropays waiting. Kaya naman, join us sa aming kwentuhan, kantahan, at bartagulan mga katropay, hindi lang ngayong gabi, but every single night from Mondays to Fridays, 9 to 11 p.m. Sir, mapapanood niyo kami sa inyong cellphone, laptop, at kung anumang device sa meron kayo at kung saan mang parte ng mundo dahil naroon tayo worldwide. Ayan naman, i-rescan nyo na ang inyong mga digital boxes para mahanap ang Pai or bisitahin ang aming YouTube channel I Am Pai Official at syempre sa aming website pai.com.ph. Yes, okay, ang galing na! Dire-diretso na yan. Nararamdaman mo kayong kaba mo. Madiretso talaga si Argel, no? Yeah. Bye!
Pero ito, diretso-diretso ko rin sa inyo. Pi Channel is also on Sky Cable Channel 21 and Cable Lake Channel 100. Nasa GCash rin tayo. Just open the app, go to Life, GLife, and tap on Entertainment. That is correct. At syempre, mga Pi Million Puyat, para naman kasali kayo sa ating mga usapan, mag-tweet lang gamit ang ating hashtag for tonight, hashtag Pi Night Long. At syempre, dahil kasama natin ang alagad ng sining na si Argel, gamitin na rin natin ang hashtag na Argel of Mine. Oh! Oh! Ano yung hashtag na yun, yeah. Ha? Pwede okay, rin ano, yung love team namin. Ah, dyan ko mukhang mag-away kami na Aaron. Ano yun? Argelina. Ah! Ay, gabi naman talaga. Ayaw ako, meron bang... Meron din kayo RR, di ba? Oh, RR Nation. RR Nation, oh my God. Bakasan ang fandom na nun, ha? At di ba nation sila? Pero kung meron mga witty comments din kayo or hashtag na naiisip, ayan, itweet nyo na rin yan. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan na itag ang ating official accounts at IMPI official or mag-comment sa YouTube. Yes, so labas na, mga Marites. Heto na ang portion part mga usaser at usasera tulad namin. Ito ang... Uzi News! Alright! At ito na po ang ating nagbabagang balita sa show business po, mga katropay. So ito nga po, sabi sa isang news article, maaalala mo kaya or MMK, maaalala mo kaya or MMK, magpapaalam na matapos ang higit 3 dekada ng pag-ere sa telebisyon. Grabe. Oh, grabe talaga itong ang lungkot ko dyan sa balitang yun. 31 years on TV, yung the longest running storytelling show in the Philippines. Totoo, it became such an iconic part of Philippine entertainment. Oh, nakakagulat talaga itong news na to. Matanda pa sa ating lahat. 31 years. Ilang taong ka ba? Depende sa makeup. Sali na ako pa 20 plus. Pero alam niyo yung MMK, di ba? Sa lahat ng mga artista dito sa ABS-CBN, basta, kunyari, ma-launch ka or basta actor ka or actress, pag nilagay ka dun sa MMK, it will make or break you. Totoo institution ba? Talaga siya. It will show na talagang magaling kang artista. Kaya lahat ng mga actors and actresses, talagang gustong-gusto nila mailagay ito sa MMK. Totoo. Oh. Tsaka rinig ko rin galing sa director natin na parang bago man magkaroon ng hashtags or whatever, mas inaatupag yung title ng episode. Ay, oo! Diba? Oo, maghuhulaan kasi may pa-premio yan sa dulo eh. May cash prize. Nalo ka ba dati? Ha? Nalo ka? Hindi. Parang, to give, ay, they would give parang 10,000 pesos. Parang ganun, di ba? Sa ending. Para huhulaan mo. So, parang nagiging family bonding na rin siya. Kasi manonood kayo sabay-sabay. Tapos hihintayin nyo. Ah, huhulaan nyo kami yung title. At saka marami silang natulungan, di ba? Oo marami naman. Marami sobra na nagbigay ng mga kwento nila. Magbigay ka nga ng 5 natulungan ng ending. Pero si Kwan number 5. Pero ito nga, parang... nakaka-appreciate kasi pinapakita niya yung mga stories ng mga ordinaryong tao ng Pilipinas at pinapa-appreciate talaga yung mga concerns nila, di ba? Yeah, these are stories kasi na talagang magugulat ka na nangyayari dito sa Pinas. Tapos, yung mga storytellers na hindi lang, pwede pala silang maging hero ng kanilang istorya. Doon nakahighlight sa MMK kasi yun eh. So, ngayon, sana natin ilalagay yung mga stories natin, wala di ba? Na. Sa Wattpad na. Sana temporary lang talaga to. Kasi sa totoo lang, kailangan to ng Pinas. Di ba? Oo, parang nasanay na tayo eh. Parang part na ng Philippine Saturday, pop culture yung MMK. Every Saturday, di ba? Nanood tayo. Kaya nga, naging part na ng Filipino culture. Kaya nagkaroon ng phrase na pang-MMK to refer yung buhay na. Mo. Oh. Kapag may nangyayari sa'yo, madrama, pang-MMK ang buhay mo. True. Oh. Okay, alam mo yung nasa Colombia ako. Alam niyo naman yung term ko. Ano yung pag-in term? Colombia. Para mas light. Or Hong Kong. Parang abroad lang. I like Colombia better. Nanunood kami nito every Saturday. Tapos tahimik kami. Kasi sa ending part, mag-guess kami kung ano yun, di ba? Kung anong title. Siyempre, yung mga titles na to would be the recurring item or thing na na-mention dun sa show. Meron parang sapatos. Sapatos, ganyan, bulsa, whatever. Tapos, pag may nanalo, mamimigay kami ng eyeliner, ganyan. Ay, ang saya! Simpleng mga kagamitan or like pancit canton, ganon. So, it's like a celebration every Saturday. Tapos palaging inisip namin, Lord, sana malagay kami sa MMK. At nalagay nga siya sa MMK. At nangyari. Pero may tanong ako dyan, nung ikaw, alam mo na ba yung title o hindi din?
Hindi. Ah, hindi din. Surprise din sa akin. Pero alam ko yung ano, eventually, yes. Beauty Behind Bars was beauty my episode. Beauty Behind Bars. Tapos, kasi tingnan nyo naman yung mukha niya. Oh, beauty. Behind. At ito, puro bars. At ikaw pumupunta sa bars. Kasama si Aaron. Totoo yan. But ang ganda lang talaga kasi naging two-part, you know, episode yung yes. story ko. Tapos nanalo pa ng ano, Asian Academy Award. So, sa national level, nanalo siya. So ngayon, it's gonna compete for the international Southeast Asia, I think, or basta Asia level. So malalaman natin. Either way, nakakasad talaga na wala ng MMK after 31 years. Totoo. Sobrang nakakagulat. At saka hindi lang na-feature yung story mo, di ba? Like, umarte ka na din. Oh, yes. Umarte ka for what episode to? Yun. Yung that same episode din? Oo, oh, kasi gusto ko maging detailed. Detailed yung episode ko. So, kudos to the writers, to the director. Lahat sila mabusisi talaga sa storytelling. So, lahat na nakikita nyo sa TV, it's near to reality. Kasi talagang kinakausap nila yung storyteller kung ito ba yung mga details, ano yung nangyari talaga. So, 2 months dire-diretso yun, nasa telepono ako, kinakausap ko sila. Yun yung mahirap kasi kailangan in-depth talaga. Kaya sobrang napakalaking hanga ko talaga sa Manila. Kayo ba nakapag-MMK na ba kayo? Ako. Oh, yeah. Ano yung ginampanan mo? Ano experience? Unang MMK ko yung kay Kit Thompson. Kit Thompson. Ano year? 2019. Wow! Pulang Laso. Oh, yan din yung favorite kong episode. Pero yung 2012 na Pulang Laso, may isa din kasi na walang, nag-uusap-usap sila. Lahat tayo na patinig. Yun nga, naiisip ko nga, na parang kapag, sinasabi nga ni Karen kanina, na kapag naging artista ka, saka you made it once you've done MMK. Yeah. Kaya request ko na lang po, please pa-extend po para makapag-feature din po ako. Para ano naman, masabi ko rin. Hindi rin kasi nila sinabi yung reason, and parang nag-farewell lang si Bigla-bigla talaga. But here's a comment from Ray. Sabi niya, Gian, agree. I remember yung favorite episode ko doon. Kahit hindi ko masyadong maintindihan yung Tagalog, yung kay AJ Perez. Yung naglakad sila from Manila to somewhere in Visayas ata yun. Alam ko yung title nito, Chinelas. I remember this. Diba, si bata ko si Bugoy niyan. Oo, grabe. So imagine mo, that entire story of walking that far, ang ganda na ng episode. Diba? Ito sabi ni Gene Nabs, yung MMK talaga ang batayan kung magaling umarte ang artist. So yung pala yung batayan talaga. Kaya pala nandito. Alagad ka talaga. Alagad ng sining. Pa-extend na lang po talaga, please. You know, I was at the ano, kasi di ba nawala ko, guys, mga katropas, magti-TLK na, bigla akong nawala ng bula, di ba? Kasi tumawag nga po yung taga-MMK na parang mga letter senders, i-interview daw po ni Ma'am Charo. So, sumabak po ako doon. And then, na-witness ko din, nung nag-goodbye siya, nag-part siya doon sa, sabi niya sa mga staff niya na sana maganda yung tatahakin nyo na future. Sabi ko, anong nangyayari? Ending na palang episode to. So, lahat ng mga letter senders sa 31 years, mga 2008, 2012, lahat sila, or a few of them were highlighted sa interview, last interview. Tapos nandun din si Miss Dimples Romana host. And I think she's been on more than 14 episodes of MMK. Really? Pero kasi imagine mo ilang taon si Madam Charo nung nag-start yung MMK. Hindi talaga siya napalitan. Hindi talaga. Kaya siguro baka. Kaya si Madam Charo din naging parte din ng kultura din natin. Oo naman. Kung ako ang pangit, Dear Ate Dick, parang walang sister. Walang kakaryoso, no? Parang, Charo, parang hindi ka nasanay kasi parang, Dear Charo. Parang sanay ka na staple na yung name ni Madam doon. Hindi mo pwede palitan ng, Dear Argel, ha? Pero may kukwento ako. Na, mga katropa, nag-audition ako for PBB noong mga season 6, season 7, season 8. Tapos biglang there was this part doon sa audition form na parang ikwento mo yung life story mo. Tapos parang subconsciously inisip ko, baka kinukuha din nila yung mga kwento na to pang MMK din. So napakaraming sources of kwento talaga sila. Pero apparently, yung kwento ko hindi gaano ka-depressing. Kaya hindi nakuha. Make it more depressing daw. Make it more depressing. And when it's your time. Yes, it's bagay. Correct. So ngayon naman, wow, ang galing mo transitions. Sige nga. So ngayon naman, pumunta na tayo sa ating Uzi Report Care of our field correspondent, Ina Evan. Baka po pala. Baka ito gawin lang.
what's up mga katropay? Andito pa rin tayo sa Brawl Pit dito sa Bulusan para sa taping ng Manila Wrestling Federation. At syempre ngayon, kikilalanin naman natin ang mga wrestlers nila. Kaya, let's go! Help me, help now! Kala mo talaga. Ako nga pala si St. John Martin. Hi mga katropa, I'm Crystal, the queen of Philippine wrestling. Ako si Super P, Philippine wrestling superhero in the making. Ako si El Katipunero, ang bagong anak ng bayan. This is your boy Ken Cypher, isa sa mga fastest rising rookies ng Manila Wrestling Federation. Hey loves, it's your girl Chelsea Marie. Gano'n na po kayo katagal naman na nagre-wrestling? Siguro 3 years na. Actually, very young pa ako sa profession na to eh. I started training 8 years ago. And then I started wrestling, like yung nag-debut na and everything, like 7 years ago. Ako po, this year pa lang po kaming dalawa na lumabas sa MWF. Ako po, wala pa po akong match. Pero siya po, sinasamahan ko po si El Katipunero sa bawat laban niya, cheering in his corner para lalo siyang lumakas. Actually, nag-start ako mag-training mga 2017, official debut ng 2019. Tapos, unfortunately, nagka-pandemic. So, all in all, siguro mga 5 years na rin. Ano yung nag-inspire or nag-motivate sa inyo para pumasok na din sa wrestling? Gusto ko lang siguro ng challenge. Alam mo yun? Sabi nga nila, sabi sa akin ng family ko, friends ko, di mo naman kailangan mag-wrestling eh. Parang well-to-do ka naman, etc. Hindi. Need kong i-prove sa sarili ko na kaya ko itong gawin. Sir, ever since bata ako, it was always been my dream kasi medyo touching story. Pero nung 4 years old ako, I still remember yung lola ko at yung uncle ko, we would watch like wrestling together. And yun yung time na yung lola ko, she had breast cancer already. And kahit may IV siya sa veins niya, nanonood siya ng old like WWF na as in may crush pa kay Bret Hart, Undertaker, ganun-ganun. So kahit masakit siya, you know, may IV, pumapalakpak pa rin siya. Tapos ever since bata ko, I figured na gusto ko din maging wrestler. Gusto ko din gawin yun para mapasaya ko din ibang tao. You're a trans woman. So ano yung nag-urge sa'yo or nag-inspire sa'yo para pumasok dito sa ganitong klase ng larangan? To everyone who knows me, they know me as a stereotype breaker. So, I don't want to be boxed in the box na pag trans only pageants or girly girly or glamour glamour. I always have been a stereotype breaker. I like doing things na hindi common for trans girls. So, wrestling is one of those. It's been my childhood dream. Hindi ko rin na-realize na mangyayari to, but here I am now. Yung papel nyo na superhero, paano nyo po ito pinoportray sa loob ng ring kapag lumalaban na kayo? May tatlong letra akong laging dinadala sa loob ng wrestling ring. KKK ang ibig sabihin nito para sa akin, katapangan, katatagan, at kalayaan. Lalo na sa mga kabataang nanonood sa amin sa Manila Wrestling Federation, sa bawat laban tuwing pumapasok ako sa loob ng ring, sinisikap kong ipakita ang aking tapang, ang aking tatag, at ang kalayaan kung paano gumalaw. At kapag nag-cheer ka kay El Katipunero, paano yung cheer mo? Pwede ba namin marinig yung isang sample? Sabayan mo ako. Bakit ko ba hiningi? Sige. So, ganito yan. El Katipunero. El Katipunero. El Katipunero. El Katipunero. Ay, huwag paborito yung ano? Paborito yung na stunt. Ako para sa akin, favorite ko is shoulder block. Ngayon parang hindi pa siya trabaho eh. Hobby pa lang siya. Gusto namin yung goal na you know, someone can go into training and then make wrestling not just as a hobby, but as a job. Na it would provide for them and then it would, you know, be able to give them the income that they need. Para maging major kind of ka-level na tayo ng ibang bansa, you know? Tama. And hopefully, may sarili na tayong like industry and pangalan dito sa Philippines na ma-associate na meron, uy, pag Pilipinas may wrestling. Sa tingin niyo po ba, may potential ako maging wrestler? Ito nga, tingnan natin eh. Ito, okay. Ito, ah. Pak, gawin mo sa akin yan. Pakabiglang gumantik, gumaganti ka eh. Okay. Okay. Nakamalakas. Yan na po yun. Wow.
Takot ako! Takot ako! Eh, ang fun! Iba pala yung feeling na mapanoorin mo nandito ka din. Yes, I love wrestling. Akala ko talaga lang. Pero yung tumutok, yung the thing that strike me talaga is the trans wrestler talaga. How was it like interviewing her, Ina? Si Chelsea, parang siya rin yung favorite ko, Aaron, kasi nung nakita ko, sabi ko, di ba hindi mo naman laging sabi niya nga, stereotype breaker siya kasi nga siguro lagi natin nakikita sa pageant yung mga trans woman. Sobrang galing na nakita ko din siya doon. Tapos, I think isa siya sa pinaka-celebrated na wrestler. 3 years na ata siya nag-wrest. Yeah. Ayaw nga daw niya ma-box yun. Ang galing nga niya eh. Nag-agree rin si Gian na. Sabi niya, aba, may transgender na nag-wrestling din. Galing! Oo. Pero may tanong ako kay Arjun, nakapag-wrestling ka na ba before? Di pa. Gusto mo? Ngayon. Charot! I-chokehold mo kami nila. Pero ang angas doon ng mga, ng mga babae nag-wrestle. Totoo. Ang parang ang pipitit ng mga girls, yet ang angas nila, nakakasuntok sila and haya! Diba? Totoo. It's a different type of women empowerment din talaga eh. Diba? Kasi yun na, nakikita natin wrestling as a very masculine type of thing. Pero yung kalakasan ng isang tao, yung form of performance na yun, hindi lang nalilimit sa pagiging masculine. Yeah. Oh. They can take down anyone for sure. Tsaka alternate form din siya ng sport. 'Di ba? Kung gusto mo rin magpa-fit, 'di ba? Mag-wrestling ka na lang. Mamaya next vlog ni Karen wrestling. Nako! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ay, talaga ba 'yan? Next on my vlog. First time pagbabalik, makiki-Uzi ulit tayo sa moment ng singer-songwriter, host and alopecia awareness advocate na si Miss Abby Asisio, kawalang aalis. Uzi will be right back. Let's go.